arranged marriage. Isang pangyayaring nais takasan ni Numan. Sino nga ba naman ang gugustuhin na magpakasal sa isang taong hindi mo naman mahal? Sino ang gugustuhin matalas sa isang relasyong labag sa iyong kalooban? Matapos magdesisyon ng mga magulang ni Bianca na ipakasal siya sa kasosyo namang ito, walang pag-aanilangan siyang umalis sa kanilang tahanan. Ang akala niya ay tuluyan na siya nakatakas, pero nagkamali siya. Sapagkat nakatakas man siya mula sa kanyang mga magulang, hindi naman siya nakatakas kay Gabriel, ang kasosyo ng kanyang mga magulang at lalaking dapat ay pakakasalan niya. "You can't do this to me! Ano bang hindi niya maintindihan sa sinabi ko? I don't want to marry a man. I am a lesbian, kaya nun ka magpapakasal ako sa kahit sinong Poncio Pilato pa yan." Nagpupuyo sa galit na sigaw ni Bianca habang kaharap niya ang kanyang mga magulang. Noon pa man ay alam niyang hindi matatanggap ng kanyang mga magulang ang kanyang sexualidad at pilit niyang iniintindi ang mga ito. Nagmula sila sa isang kilalang angkan at alam niyang hindi gugustuhin ng mga ito na madungi sa ng pinakaiingatan nilang pangalan. Kapag nalaman ng mga kaibigan nito at mga kasosyo nito sa negosyo na nag-iisang anak ng mga ito ay isa palang tomboy. Kung kaya't ang ama, magulang lamang niya, mga nalalapit na kapamilya at malalapit na mga kaibigan na nakakaalam na isa siyang tomboy. Kung titingnan, mukha pa rin naman siyang babae. Mahaba pa rin ang maitim niyang buhok na hanggang bewang at puro mga pambabaing damit pa rin naman ang kanyang sinusuot. Kaya wala talaga mag-aakala na isa siyang tomboy. "Shut up, Bianca Tuazon! Para din naman sa ito. Kapag kinasal kayo ni Chris, masisigurado ko ng maganda magiging kinabukasan mo at makakasigurado din ako na hindi kayo sasaktan. And Bianca, kailangan ng kumpanya natin ang tulong ng mga Anderson. Malaki matutulong nila sa kumpanya natin." Mapait siyang napangiti. Ano pa nga bang bago? Ang kumpanya at ang imahe ng kanilang kumpanya ang pinaka-importante para sa kanyang mga magulang, lalo na sa kanyang ama. Sumikip ang kanyang bilib at nagsimula na ring mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit pinigil niya ang sarili. With a fierce look in her eyes, she looked at her father. "Bakit di lang kayo magpakasal sa kanya? Kayo naman nakakakilala sa kanya, hindi ba? Kayo ang may gusto sa kanya, kaya bakit hindi na lang kayo?" Ngunit hindi na natapos pa ni Bianca ang sasabihin nang biglang lumapat ang mabigat na palad ng kanyang ama sa kanyang pisngi. Halos tumabingi ang kanyang mukha dahil sa lakas ng pagkakasampal sa kanya ng kanyang ama. Masakit, ngunit walang-wala ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang pisngi kumpara sa sakit na nararamdaman niya sa kanyang puso. Oo nga't hindi tanggap ng kanyang mga magulang, lalo na ng kanyang ama, ang pagiging tomboy niya. Oo at hindi sila sang-ayon sa mga naging desisyon niya sa buhay. Pero kahit kailan o ni minsan, hindi pa siya nito napagbuhatan ng kamay. Ito ang unang beses na nasampal siya ng ama. And before she could help it, tuluyan ang bumagsak ang mga luhang kanina pa niyang pinipigilan. Nang tingnan niya ang ama ay kitang-kita niya ang gulat sa mukha nito. Tila hindi nito sinasadya o hindi inaasahan na mapagbubuhatan siya nito ng kamay. But it was too late. Sinasadya man ito o hindi, nasaktan na siya nito. Not just physically but emotionally. Her mother tried to reach out to her. Ngunit bago pa man makalapit sa kanyang ina ay umatras na siya. She knew that the pain and anger that she is feeling can be clearly seen in her face and in her eyes. Nalingon niya ang ina na katulad niya ay lumuluha na rin. "Anak, Bianca!" Sambit ng kanyang ina habang pinipilit na abutin ang kanyang mga kamay. Ngunit mabilis siyang umatras. Umiling siya sa kaniya pinunasan ng kanyang mga luha. "If this is what it takes to be a part of this family, mas gugustuhin ko bang tumira na lamang sa kali at magpalaboy-laboy kaysa maging sunod-sunuran sa lahat ng gusto ninyo at itali ako sa isang lalaking hindi ko naman mahal. Mas gugustuhin ko pa magkaroon ng mahirap na mga magulang kaysa mayaman nga pero kinakahiya naman ako at ang sexualidad ko." Buong tapang niyang saad. Nang maramdaman niyang maiiyak na naman siya, agad niyang pinigilan ang kanyang sarili. She should be strong. Kailangan niyang ipakita sa kanyang mga magulang na hindi siya mahina, na kahit anong gawin ng mga ito, hindi siya papayag sa gusto ng mga to. Mula sa gulat na ekspresyon, biglang umigting ang mga panga ng kanyang ama. "Bakit ayaw mong pumayag? Dahil ba sa girlfriend mo? Dahil sa babaeng yun kaya susuwayin mo kami?" Dinuro siya ng ama. "Pinagbigyan ka na namin noon, Bianca. I let you have a relationship with that woman. Dahil yun ang sinabi ng mommy mo. Napabayaan ka muna namin. At ngayon, tapos na ang pagbibigay ko sa iyo. Whether you like it or not, magpapakasal ka kay Chris." Nagpupuyo sa galit na sabi ng kanyang ama, ngunit hindi siya nagpatinag.
This time, sarili naman niya ang susundin niya. This is my life, Dad. Pinaglipat-lipat niya ang tingin sa mga magulang. And I won't let you dictate me anymore. She said bago siya tumalikod and made her way towards the entrance of their home. She can hear her mother calling her, ngunit hindi siya lumingon at nagpatuloy lamang sa paglalakad, hanggang sa tuloy na siya nakalabas ng kanilang bahay. Pasensya na, Alex. Wala na kasi talaga ako mapuntang iba. Alam mo namang ikaw lang ang matalik kong kaibigan. Aniya sa matalik na kaibigan na si Alex. Si Alex ang kaisa-isa niyang matalik na kaibigang lalaki. They've been friends since high school and out of all her friends, ito lamang ang pinaka-pinagkakatiwalaan niya na hindi siya isusuplong sa kanyang mga magulang. So, anong plano mo ngayon? Alam na ba to ni Roxy? Tanong ni Alex sa kanya matapos niyang ikwento rito anong nangyari sa pagitan niya at ng kanyang mga magulang. Bigla niyang naalala si Roxy. Roxy is her girlfriend for a year already. At katulad niya, galing din ito sa isang kilalang angkan. But that is not enough for her parents to accept her relationship with her. And her father is right. Roxy is one of the reasons why she disagreed with a fixed marriage. Mahal na mahal niya si Roxy at alam niya, mahal din siya nito. Kaya kahit ano pang gawin o sabihin ng ama niya, hindi siya papayag sa gusto nito. Hindi pa niya alam. Hindi ko pa nasabi sa kanya. Dito kasi agad ako dumiretso pagkatapos ko umalis sa bahay. Isa pa, ayoko na siyang madamay pa sa problema ko. Ayoko nang dagdagan pa ang isipin niya. Sagot niya kay Alex. Pero kailangan niyang malaman to, Bianca. She is your girlfriend and we both know na damay na siya sa gulong to, Bianca. Seryoso namang sagot sa kanya ni Alex. But Lex, ayoko na mag-alala pa siya. Pero malalaman niya din to, Bianca. Mas mabuti nang sa iyo yung mismo manggaling kaysa sa ibang tao pa. You must tell her. Alex said at wala na siyang nagawa kundi ang tumungo na lamang bilang sagot. Ayaw man niyang aminin, ngunit alam niyang tama ang sinabi ng kaibigan. Napabuntong hininga na lamang siya. Ilang minuto muna nagdaan bago maling nagsalita si Alex dahilan upang maibalik ang kanyang atensyon dito. Ano nang gagawin mo ngayon? I'm sure hindi mo magagamit ang mga credit cards mo dahil ngayon pa lang siguradong pina-freeze ni Tito ang accounts mo. Alex asked. Pasensya na talaga ha, magiging pabigat pa ako sa iyo. Wala na kasi talaga ako ibang mapuntahan kaya... But before she could finish her sentence, hinawakan na ni Alex ang kanyang mga kamay na nasa kanyang hita. Marahang pinasil ni Lex ang kanyang mga kamay at tinitigan siya na may pangunawa sa mga mata. Hindi ka pabigat sa akin, Bianca. You know you can always count on me. I'm just worried about you. Kilala kita. Alam kong hindi mo tatanggapin ang mga tulong ko, maliban sa pagtina mo dito sa bahay ko. Ani Alex and gave her his most sincere smile. Lex, ang pagpapatuloy mo palang sa akin dito sa bahay mo, napakalaking bagay na para sa akin at ayoko nang humingi pa ng kung ano-ano dahil kalabisan na yon. She told him sa kaniya sinuklian ang iting ibinigay dito. Kung straight lang siguro siya, malamang isa na siya sa mga babaeng nagkakandarapa dito. Alex is almost perfect, kaya nga nagtataka siya kung bakit hanggang ngayon wala pa rin itong nobya. Ni minsan ay wala pa itong pinakilala sa kanya. Thank you, Lex. I owe you this one. Kinuha niya ang kamay niyang pisil nito at siya naman ang tumapik sa mga kamay nito. Hindi bale, maghahanap ka agad ako ng trabaho para kahit sa pagkain eh, may maimbag man lang ako. Nakangiting sabi niya sa kaibigan, saka siya tumayo at tumitik sa bintanang nasa harap lamang niya. Tumayo na rin si Alex at pumesto sa likuran niya. You can work in our company, Bianca. Alok ni Alex sa kanya. Ngunit kaagad niya itong tinanggihan. Lex, akala ko ba kilala mo na ako? Eh di alam mo nang hindi ko tatanggapin ang alok mo? Nakangiting tugon nito sa kanya. Nakangiting umiling si Alex. Yeah, I know. Sinusubukan ko lang naman. Hoping you will consider it. Pagtatrabahuhan mo naman yun. Pagkumbinsi pa nito sa kanya. Oo nga, pero ikaw ang boss ko. And knowing you, alam kong hindi mabigat sa trabaho ang binibigay mo sa akin. Sagot niya rito na sinabayan pa niya ng pag-ikot ng mga mata na ikinatawa ni Alex. Gusto ko rin namang ma-experience kung paano mag-apply ng trabaho, yung i-interviewin ako at kung ano-ano pa. Gusto kong pahirapan ang mga gusto kong makuha. Gusto kong ipakita kay mommy at daddy na kaya ko mabuhay without your help. That I can stand on my own feet without your help. So please, hayaan mo na ako. Nakita niya ang pag-aalangan sa mukha ni Alex. Ngunit sa bandang huli, bumuntong hininga na lamang si Alex and nodded his head. Indikasyon na pumapayag na nga ito. Salamat, she said and gave him her most sincere smile. Pagkatapos na naging pag-uusap nila, niyaya na siya nitong mag-dinner.
At pagkatapos, inihatid na siya nito sa kwartong inihanda nito para sa kanya. Binigyan din siya nito ng mga damit na pamalit niya na alam niyang pinabili pa nito sa sekretarya nito. Pagkatapos niya magbihis, kaagad na siyang humiga sa kama. At nang tuluyan ng sumayad ang kanyang likod sa kama, saka lamang niya hinayaan ang kanyang mga luha na tumulo. She knew that by this time, pinapahanap na siya ng mga magulang niya. Mahal niya ang mga magulang niya. All her life, she has been trying to be the perfect daughter that they have wanted her to be. Kahit anong ipagawa ng mga to, ginagawa niya. Kung anong gusto ng mga to, sinusunod niya nang walang reklamo. Para lamang siyang puppet na sunod-sunuran sa lahat ng gustuhin ng mga to. Naaalala pa niya, nung nalaman ng mga magulang niya na may girlfriend siya, halos patay na siya ng kanyang ama sa galit. Her father even threatened her na kapag hindi niya hiniwalayan si Roxy, tatanggalin siya nito ng mana. Ngunit hindi siya nagpasindak sa ama. At sa halip, ay lumaya siya at kay Roxy siya nagstay. Ngunit pagkalipas lang din ng ilang araw, nahanap din siya ng mga ito at pinauwi siya. Hindi pa sana siya papayag na umuwi noon kung hindi lamang sinabi sa kanya ng ama na hahayaan na siya nito at si Roxy. Akala niya ay magtutuloy na iyon at di na ulit sila magkakaroon palang problema. But here they are. Dinidikta na naman siya nitong muli. Sigurado siyang galit na ang kanyang ama ngayon. Ngunit wala na siyang pakialam. She has done enough for them. She had enough with being the perfect daughter that they wanted her to be. Ipapakita niya sa kanyang mga magulang na kaya niya. Ipapakita niya sa kanila that she can stand on her own. She will prove to them na hindi lamang siya parang isang puppet na sunod-sunuran lamang sa kanila. Starting tomorrow, things will never be the same again. She told herself and slowly drifted to sleep. Kinabukasan, maagang nagising si Bianca ngunit nakalis na si Alex na magising siya. Nag-iwan lamang ito ng isang post-it note. Nagsasabi na maaga itong pumasok. Nagluto na lamang siya ng pancake at pinagtimpla niya ang sarili ng kape. Matapos siyang kumain, ay kaagad siyang naligo at nagbihis. She is planning to visit Roxy at maghanap na rin ng trabaho. She took all of the things that she needed, including her documents na kailangan niya sa paghahanap ng trabaho. She don't know kung paano nakuha ni Alex ang mga dokumento niya at wala na rin siyang balak na alamin pa. Kinuha na rin niya ang perang iniwan ni Alex. Kapag nakahanap siya ng trabaho, siguradong babayaran niya si Alex. As soon as she went out of the Alex home, kaagad siyang pumara ng taxi papunta sa condo ni Roxy. She is excited to see her. Nang nasa tapat na siya ng pinto ng condo unit ng nobya, kaagad siyang kumatok. Nang pagbuksan siya ng pinto ni Roxy, kitang-kita niya ang gulat sa mukha nito. Marahil ay hindi nito inaasahan darating siya. Ngunit ilang minuto lamang ang lumipas, kaagad na siya nitong niyakap na napakahigpit na parabang sa yakap na iyon nito, ibinuhos ang sobrang pagkamis nito sa kanya. Ginantihan naman niya na mahigpit na rin niyakap ang nobya. Oh, how she missed her! Ilang linggo din silang hindi nagkita dahil pareho silang naging abala sa kanilang mga trabaho. Pareho silang tagapagmana ng kani-kanilang kumpanya ng kanilang mga magulang, kaya't naiintindihan kaagad nilang isa't isa kapag trabaho ng usapan. She was about to let go of Loxy na mabilis naman itong hinuli ang kanyang mukha, at bago pa man siya makahuma, sinunggaban na ng mga labi nito ang kanyang mga labi na kanyang ikinagulat. Ngunit ilang segundo lamang ang nagdaan at kaagad din siya nakabawi mula sa pagkagulat niya at kanya nang sinuklian ng mga halik na binibigay sa kanya ng nobya. They were kissing intensely, passionately. Naalimo ilang taon silang hindi nagkita. Kapas silang naghahabol ng hininga na maghiwalay ang kanilang mga labi. Ipinagdikit ni Roxy ang kanilang mga noo and they smile at each other. I miss you. Malambing na saad ni Roxy. I miss you too. Sagot naman niya sa kasintahan. Saka niya hinapit ang katawan nito palapit sa kanya that made Roxy giggle. Akmang hahalikan niyong muli ang nobya nang bigla itong lumayo mula sa kanya. At habang kagat-kagat ni Roxy ibabang labi, bigla na naman siya nitong hinila papasok sa kondo nito. And when they reached her living room, tinulak siya nito dahilan upang mapaupo siya sa sofa. Napangisi siya. Alam na niya kung anong gusto nitong mangyari. And she is hell excited. Nagsimulang hubarin ni Roxy ang lahat ng kasuotan nito hanggang sa maging hubad na ito sa kanyang harapan. At doon, gaya ng mga straight na magkasintahan, naganap ang dapat maganap sa kanila. Halos mga isa'y silang dalawa matapos maabot ang langit. Bakit ngayon ka lang napadalaw? Tanong ni Roxy kay Bianca. Kakatapos lamang nilang paligayahin na isa't isa, ngayon, kapa pa rin sila sa hubad na nakahiga sa sofa. Nakapatong si Roxy kay Bianca habang nakayakap naman si Bianca sa nobya
at marahang hinahaplos ang buhok nito. Wala lang, I just miss you. Bakit? Ayaw mo bang nandito ako? Pabiro kong tanong pabalik sa nobya. Mula sa aking dibdib, inangkat niya ang kanyang ulo at sinalubong ang aking tingin. After what we did, tinatanong mo pa talaga kung ayaw mong nandito ako? Nakangisi namang sagot sa kanya ni Roxy. Tawa lamang ang naging sagot niya kay Roxy, saka nagigigil niyang hinalikan ang tungkay ng ilong nito na ikinahagikik ni Roxy. Matapos niyon ay mahabang katahimikan ang dumaan sa kanilang dalawa. Babe, I need to tell you something. Ani Bianca after a few minutes of silence that surrounded them. Habang patungo siya kanina sa kondo ni Roxy, pinag-isipan niyang sinabi ni Alex. And she must admit, Alex is right. Sooner or later, malalaman din naman ni Roxy na nangyari sa pagitan niya at ng kanyang mga magulang. Isa pa ay ito rin ang sinisisi ng kanyang ama kung bakit ayaw niyang pumayag sa gusto nito. At sigurado din siyang kay Roxy siya unang hahanapin ang kanyang mga magulang. Kaya nga kay Alex siya agad dumiretso kagabi. What is it? Nakakunot ang noon na tanong sa kanya ni Roxy. Bumuntong hininga muna siya bago sinagot ang nobya. Umalis na ako sa bahay. Lalong kumunot ang noon ni Roxy. Kitang-kita niya ang pagtataka sa mukha ng nobya. What? Why? Ano namang pinag-awayan niyo ng mga magulang mo? Is it about us again? Sunod-sunod itong tanong sa kanya. Muli siyang bumuntong hininga. A fixed marriage. Kaagad na napalitan ng gulat ang pagtataka sa mukha ni Roxy. Umawang pa ang bibig nito. Gusto nila ako ipakasal sa kasosyo nila. I refused. But you know my parents, especially my dad. Hindi siya titigil hanggat di niya na ako napapayag sa gusto niya. So I did what I thought was the best thing to do. I ran away. Pagpapatuloy niya. Tiningnan niya si Roxy. Naroon pa rin ang gulat sa kanyang mukha at nakaawang pa rin ang kanyang bibig. But Bianca, mga magulang mo pa rin sila. Mapag-uusapan pa naman ninyo siguro yun. Sagot sa kanya ni Roxy. Pagaksi ang tumawa at tumingala. As if they want to listen to me. Dalawa lang naman ang importante para sa kanila. Their name and the company. Mapait niyang saad sa kanya ay binalik ang tingin kay Roxy na nag-aalala ng nakatitig sa kanya. Ikaw ang pinaka-importanting tao para sa akin ngayon, Roxy. You are my happiness and I won't let them take away from me. Puno ng kaseryosohan na saad ni Bianca. Dalawang oras din siyang nanatili sa kondo ni Roxy. Ilang beses siyang kinumbinse ni Roxy na bumalik sa bahay nila at kausapin ang mga magulang niya. But her decision remains the same. She won't go back to her parents. Parinidigan niya ang desisyon niya. Kaya eto siya ngayon, naghahanap na ng trabaho. Ngunit tila minamalas siya sapagkat ilang kumpanya na ang kanya napuntahan. Pero wala lahat na napuntahan niya. Puro walang bakante. Nang mag-aalas stress na, nagdesisyon na siyang magpahinga muna. Tumungo siya sa malapit na park na malapit lamang sa huling kumpanyang pinuntahan niya. She sat at one of the benches in the park. Napabuntong hininga siya. She is already tired, hungry and exhausted. May pera naman siyang maipambibili niya ng pagkain, pero pinili niyang itabi na lamang muna ang perang bigay sa kanya ni Alex para magamit niya ulit bukas. Inilibot niya ang paningin sa buong park. May mga magkasintahan siyang nakikita na nagde-date at mga magkakapamilya at magkakaibigan na nagkakasiyahan. Hindi niya napigilang mainggit. They all look so happy and contented with their lives. Unlike her, na nakatadhana na yata ang pagkaitan na maging masaya. At ngayong mayroon ng taong nagbibigay ng kasiyahan sa kanya, gusto namang bawiin sa kanya. Ah, enough with that, Bianca. You have no time to pity yourself. Makakahanap ka rin ng trabaho, she told herself. Tatayo na sana siya upang magpatuloy sa paghanap ng trabaho. Nang bigla na lamang may tumakip sa kanyang mga mata at maging sa kanyang bibig. Dahilan upang makaramdam siya ng pamamigat ng talukap ng kanyang mga mata. You can't escape from me, Bianca. No one can escape from me. That was the last thing she heard bago siya tuluyang nawala ng malay. Matinding kirot sa kanyang ulo ang siya nakapagbalik sa kamalayan ni Bianca. Pakiramdam niya may pokpok sa kanyang ulo dahil sa tindi ng kirot ng kanyang naramdaman. Kahit ang talukap ng kanyang mga mata ay namimigat na hindi niya alam kung bakit. Even her whole body feels so heavy. Tila ba nakainom siya ng ilang bote ng alak taas sa mga nararamdaman niya. Ngunit hindi namimigat ang kanyang mga mata. Pinilit niya pa rin ay mulat ang kanyang mga mata. Nung una'y malabo pa ang kanyang paningin, dahilan upang dahan-dahan at paulit-ulit niyang ikinarap ang kanyang mga mata hanggang sa maging malinaw na ang kanyang paningin. At ganoon na lamang pagtataka niya ng isang hindi pamilyar na kwarto ang kanyang nabungaran. Where am I?
She silently asked herself habang nililibot niya ang paningin sa malawak na silid. Tumindi lamang ang kanyang pagtataka na makitang tanging ang kamang kanyang hinihigaan, isang maliit na parador at isang lampshade na siya nagbibigay liwanag ang buong silid, lamang ang naroon. Maliban sa mga bagay na iyon, wala na siya makita pa. The room looked so empty. Kahit pakiramdam na napabagat ng kanyang katawan, sinubukan niyang tumayo o kahit umupo man lamang. Ngunit ganoon na lamang ang pagkulot ng kanyang noo nang maramdaman niyang tila may pumipigil sa kanya, partikular na sa kanyang mga kamay at paa, na makaupo o kahit makagalaw man lamang. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay at ganoon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata na makita nakaposas ang kanyang mga kamay sa headboard ng kama na kanyang kinahihigaan. Sunod niyang tiningnan ang kanyang mga paa. Kung may ilalaki pa ang kanyang mga mata, ganoon na siguro nangyayari sa mga mata niya. Nang makitang nakatali ang magkabila niyang mga paa sa magkabilang poste ng kama, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Bigla siyang kinabahan and she started to panic. Ano nangyayari? Muling tanong niya sa sarili. Kaya naman kahit kumikirot ang ulo, pilit niyang inalala ang mga nangyari sa kanya. She remembered what happened between her and her parents. She remembered how she ran away from their home at pumunta sa kaibigan niyang si Alex. She also remembered she went to Roxy's condo. She remembered what they did and she remembered getting out of her apartment, went to the different companies to look for a job, and how she ended up in the park. Ngunit pagkatapos na yun, wala na siyang maalala pa. Hindi na niya alam kung ano pa ang mga sumunod na nangyari. Akala niya ay wala na siyang mas ikakababa pa. Ngunit nagkakamali siya. Sapagkat ganoon na lamang ang pag-awang ng kanyang bibig, na magtanto niyang wala siyang ni isang saplot sa kanyang katawan. Oh God! She is fully naked! Hindi na niya alam kung ano pa ang mararamdaman niya. Nakahubad siya habang nakahiga sa kama at ang kanyang mga kamay ay nakaposas habang ang kanyang mga paa naman ay nakatali. Jesus Christ! What is happening to her? Who did this to her? Napakaraming senaryo ang pumapasok sa utak niya. Mga hindi magagandang senaryo na maaaring mangyari sa kanya na nagdulot ng kilabot sa kanyang katawan. At dahil sa mga hindi magagandang senaryo ang pumapasok sa utak niya, walang pagdadalawang isip na mabilis kumilos ang kanyang katawan. Nagsimula siyang magpumiglas. Umaasang makakawala siya mula sa pagkakaposas at pagkakatali. Wala na siyang pakialam kung magkasugat siya. Hindi na rin niya ininda pa ang sakit na naramdaman niya sa kanyang mga palapulsuhan at sa kanyang mga paa. Ang tanging nasa isip lamang niya ay ang makawala at makaalis. Ngunit ganoon na lamang ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib nang biglang bumukas ang pinto ng kwartong kanyang kinaroonan at nilawa niyo na isang estranghero na hindi niya gaanong maaninag ang mukha sapagkat may kadiliman na sa may pintuan ng kwarto at kung saan ito nakatayo. Mabuti naman at gising ka na, anang estranghero na boses lalaki bago ito lumakad papasok sa kwartong kanyang kinaroonan at isinara ang pinto. Hindi na magawang ilarawan ni Bianca ang kaba na kanyang nararamdaman. Wala siyang naalala sa kung ano ang huling nangyari sa kanya. Ngunit kung pagbabasin ang estado niya ngayon at ng kanyang katawan, siguradong may hindi magandang mangyayari sa kanya. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? San mo ko dinala? Galit at sunod-sunod niyang tanong habang patuloy siyang nagpupumiglas at lihim na nagdarasal na sana'y maputol na ang tali na nasa kanyang mga paa at ang poses na sa kanyang mga kamay. Lumakad ang estranghero patungo sa kama na kanyang kinahihigaan. Tumigil lamang ito nang nasa paanan na ito ng kama. At dahil naaabot ng liwanag na nagmumula sa lampshade ang paanan ng kama, doon lamang niya silayan ang mukha ng walang hiyang kumuha at gumapos sa kanya. Matatalim ang mga tingin na ibinato niya sa estrangherong lalaki na ngayon ay nakangising nakatitig sa kanya. Oh, I love that look in your eyes, sweetheart. So fierce, so sexy. Nakangising sabi ng estranghero. She gritted her teeth in anger. Who the hell are you? And what do you want from me? Kung perang hanap mo, pues, wala ka mahihita sa akin, I don't have anything, so let me go. Nanggagalaiti sa galit niyang saad. Ngunit tila baliwala lamang sa estranghero, ang galit ay pinapakita niya. Sa halip ay lumawak lamang ang ngisi nito. I don't need your money, Bianca. I have lots of it. Anito na nakapamulsa at pinapadaan ang tingin ang kanyang hubad na katawan na nagpatayo sa mga balahibo sa katawan ni Bianca. Kitang-kita niya ang pagnanasa sa mukha ng estranghero'ng lalaki habang tinititigan ito ang mga pribadong parte ng kanyang katawan. Kung hindi naman pala pera ang kailangan mo, then what?
"What the hell do you want from me?" she asked through gritted teeth. At ganoon na lamang ang pagdobre ng kabang nararamdaman ni Bianca nang lumapit sa kanya estranghero at umupo ito sa gilid ng kama. Wala na ang ngisi sa mga labi nito at sa halip ay napalitan na ng seryosong ekspresyon. Napaigtad pa siya nang bigla nitong idampi ang para dito sa kanyang pisngi at doon ay humaplos. "Get your dirty hand off my face!" Nakatiimbag ang nasaad niya habang binibigyan ng estranghero ng matalim na tingin. Ngunit tila walang narinig ang estranghero dahil patuloy lamang nitong hinaplos ang kanyang pisngi na mas lalo pa nakapagpagalit kay Bianca. "I said get your dirty hands off my..." "You're asking me what I want from you?" Biglang pagsasalita ng lalaki na siya nakapagpatahimik kay Bianca. "It's you, Bianca. It's you that I want. I want everything that you have. Your heart, your body, your mind and your soul." Mula sa kanyang mga pisngi, bumaba ang palad nito sa kanyang mga labi hanggang sa kanyang mga panga. "Because you are mine, Bianca. The moment I laid my eyes on you, I already marked you as mine." Sinalubong nito ang kanyang mga mata. "Remember this, Bianca Tuwazon. You are mine." Pagpapatuloy pa nito. At bago pa man siya nakapagprotesta, hinuli na ng estranghero ang kanyang mga labi na ikinalaki ng kanyang mga mata. Pilit iniiwas ni Bianca ang mga labi mula kay Gabriel, ngunit hindi hinahayaan ni Gabriel ang babae. Sa halip ay hinawakan niya mga panga nito to stop her from moving. Saka niya kinagat ang ibabang labi ng dalaga na ikinadaing nito. Sinamantala naman niya iyon upang maipasok niya ang kanyang dila sa loob ng bibig ng dalaga. Nang mahanap niya ang dila ng dalaga, kaagad niyang hinuli iyon. Dumadaing ang dalaga at nagpupumiglas. Wari sinusubukan na makawala mula sa pagkakaposas at pagkakatali, ngunit alam niyang hindi iyon mangyayari. He made sure na mahigpit ang mga tali sa dalawang paan ng dalaga at ang poses na ginamit niya sa mga kamay nito ay subok na niya. Kaya kahit ano pang gawin na pagpupumiglas ni Bianca, sigurado siyang hindi ito makakawala. Pansamantalang itinigil ang paghalik sa dalaga upang hubarin ang kanyang mga saplot sa katawan. He can see the fear and anger in her eyes, pero pinagsawalang bahala niya iyon. Instead, he stared at her naked body again. He knew that she is still a virgin. Bianca is a lesbian, as she claims, kaya sigurado siyang wala bang ibang nakakapasok doon, maliban na lamang sa mga daliri ng nobya nito, o siguro yung mga laruan. "You! Goddamn rapist! Kapag nakuwala ako dito, papatayin kitang hayop ka!" sigaw ni Bianca sa nanggagalaiting tinig. "Why does she still look hot even when she's mad and cursing? Lalo ko tuloy gustong pasukin siya," he thought. Kaya naman hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Maliksi siyang pumaibabaw sa dalaga at bumulong sa tenga nito. "Don't worry, sweetheart. You will enjoy this. I will make you scream in pleasure. I will make you realize that a cucumber is way much better than a finger." And before Bianca could say anything, sinimula na niyang gamitin ang babae. Patuloy pa rin sa pagpupumigla si Bianca, ngunit alam niyang hindi magtatagal, magugustuhan na rin ito ang ginagawa niya sa katawan nito. Marami na siyang ikama mga babae at lahat sila ay umuwi na may ngiti sa mga labi. And Bianca won't be an exemption. "Please, stop it! I can't!" hinihingal nitong pakiusap. "Do you really want me to stop, Bianca?" muling umungol ang dalaga. "Gusto mo ba talagang itigil ko to, Bianca? Because based on what I can see and what I can feel, you like what I am doing to you. Just embrace this pleasure that I am giving you, Bianca. Hayaan mo lang ang sarili mong makaranas ng paulit-ulit na sarap sa piling ko." And with that, muli na naman siyang gumalaw. He now owns her. He already marked her. At wala na siyang planong pakawalan pa ang dalaga. Sino nga kaya ang binatang kumuha kay Bianca? Matakasan pa kaya ng dalaga ang estrangherong kumuha sa kanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.